Halos 5 piso kada kilo ang nabawas sa kita ni John Paul sa pagbebenta ng bigas mula nang ipatupad ang price ceiling. Ibig sabihin, sa bawat kaban ng bigas, nasa 250 pesos na agad ang kanilang lugi. Idagdag pa rito ang mga kagamitang kanyang gagamitin sa pagbebenta gaya ng plastic bags. Malaking ano nung binaba ng kita namin kasi nagbebenta nga kami ng palugi doon sa well-milled rice, no. Pero yung ano namin, yung mga old stocks namin na medyo mahal pa naming nakuha sa mga rice mill importers, traders, hindi pa namin ano yun, hindi na masyadong gumagalaw kasi ayaw na nga nilang bilhin dahil nga in-expect nga nilang bababa yung presyo. Bilang tulong, namahagi kahapon ang DSWD ng 15,000 pesos na cash assistance sa 55 kagaya niyang rice retailers. As part lang naman ng tulong ng gobyerno sa mga maapektuhan of the price cap, ito yung binibigay natin na financial assistance para sa kanila. The list kasi nung sino ang ating mga beneficiaries or tatanggap nung financial assistance from the government, this is through the validation of the DTI. So kung sino yung na-validate ng DTI, yun ang ibibigay nilang list sa amin. Sa buong rehiyon, 74 na mga rice retailers ang nabigyan na ng naturang assistance ng DSWD sa tulong ng DTI. So far, we already provided a list and DSWD released a total of 73 individuals. We will assure that DTI will continue to monitor, inspect, and validate yung mga rice retailers na yun, and then we will provide po sa head office yung list natin, and then the same will be used kasi na basis, so it will be forwarded also to DSWD. Pero para kay John Paul, hindi ito sapat. Hiling niya, karagdagan pang tulong mula sa pamahalaan. Per kilo ang loss namin is 5 pesos kaagad. Kaya ina-estimate namin kung 50 kilos yun, ang loss namin kaagad kada sako ay 250 pesos. Kung per weekly mo yun, tapos naka 50 kavans ka, nasa 12,500 yun. E paano yung consecutive weeks? Pero sa ngayon, hindi pa matukoy ng ahensya kung kailan muli ang susunod na payout para sa tulong sa mga micro rice retailers. Vanessa Bugtong para sa Luzon Headlines.